Good day mga alien! So, kumusta kayo dyan? Nagbabalik na naman ang alien nyo ngayong araw! Meron ulit tayong bike check. Ito naman si Trick Domain AL2Ds mga alien. So, yung mga binabike check natin yung mga nakarang araw is pa-high-end. Ito isa entry level to ng internet mga alien. So, tingnan natin ngayon kung ano yung specs ito, kung maganda ba siya. And kung sulit ba siya mga alien, mamaya kukunin natin yung timbang niya. Siyempre, as usual. Para sa inyo isa, kinukuha natin yung timbang lagi, lalo yung mga gato bisikleta kasi alam ko kung yours kayo dito. So mga timbang nito mga alien, so bago tayo magsimula, syempre like, comment, subscribe, let's go! Woo! Okay mga alien, so ito na yung budget natin kay Trick Domain AL2. So pahayin din ang pahayin yung mga budget natin. So comment mo na yan, subscribe mo na yan para update ka lagi. No? So tingnan natin ngayon kung sulit si Trick Domain AL2 dito kay Kicking Pedals mga alien. And tingnan natin ngayon kung sulit siya and kung ano yung timbang niya mamaya. Tingnan natin mga alien, so isa tayo sa kanyang frame. Yung frame niya, tingnan nyo yung taas niya. Parang may pagka dolphin siya doon, pero hindi. Parang lang. Eh, glossy siya mga alien. And itong size ng frame niya mga alien is 52. Ayan, 52 is, ito is tingin ko nasa ano pa lang to, pa medium pa lang to. Kasi iba yung sizes ni Trek mga alien. So yung minsan yung 52 kay Trek is small to medium pa lang yan, sa iba nasa large na yan. So yan, feeling ko ano pa lang yan. Medium to large, medium to small pa lang yan mga alien. Ayan. So dito sa kanyang down tube, nandito yung kanyang Trek kulay gold. Uno. So kitang-kita. Nakawin. Kulay gold. Maganda sa mata mga alien. Pero ito, is solid na to. Tignan nyo naman yung frame niya. Kulay gold din dito. So pang royal prince para to mga ganito mga alien. Kulay gold. No? Imagine mo magbabike ka tapos naka-gold to, tapos may silksing ka pang gold. Ayun, hindi ka na makakauwi ng bago yung wala ka ng gold. Yung top tube nandito yung domain. Pag ginawa ka mo meron siyang text tube dito. Ayan. Dito naman, nandito yung 2 AL2 mga alien. Meron pala dito ano. May lagayan ng ulam dito mga alien. So pwede dito, pwede rin dito. Ulam, tubig, tubig, ulam. Nandito yung para sa kabit mo na ulam. So tatlo yung lagay niya ng battle cage mga alien. And dito naman, yung top tube niya medyo manipis, parang safeguard na naabuso. Ayan, dito payat, dito naman pataba. And yung ano niya dito, kitang-kita niya meron siyang memory of yesterday. So hindi makinis yung kanyang pagka-welding. So usual naman yan sa mga ganitong bisikleta. Yung head tube niya, hindi ko matpagtanto kung tapered na to. Parang alien technology. Iba yung naaninag ko dito. Oh ano, bakit? May pa ganun. Yan, parang iba yung naaninag ko dyan mga alien. So dito naman, sa harap nandito yung logo ng Trek. Ayan, pa kulay gold din. Parang shield na may liwanag na pa ganun. ICM naman niya mga alien is nasa kanyang down tube ito. Dalawa dito sa left, sa right, ito. And dalawa dito. Ayan. Ito is sa disc brake niya and sa RFD. Dito naman yung sa FD. And dito naman, dito rin dumaan para yung brake sa unahan mga alien. Ayan. So lahat sa kanya is nasa ICR. Lahat ng brake, lahat ng disc brake. Ayan, shifter pala yung disc brake nasa kanyang down tube. Ayan, sa ilalim ito syempre, nandito, ayan, ano yung Waterloo? Waterloo Bicycle Club. Nandito yung barcode and nandito yung serial number sa pinakalalim para sa warranty niya. And dito naman tayo, sabi ko nga sa inyo, 52 ISO 4110-2. Hindi ko alam yan. And dito naman, Alpha 100 aluminum. So ito yata yung quality ng aluminum na ginamit sa kanya. 100, yung nakaraan 300 eh. Ayan. So yung FD naman na ginamit sa kanya is a Shimano Claris. Ayan, may pula siya dyan. Ito yung legitimacy eh. Usual mga ganyan eh. Ito naman tayo, nakaklamp na dito mga alien yung Claris niya. And yung ginamit naman sa kanya na crank, ito is naka 50-30-40 Shimano. Shimano, tignan natin yung specific ng Shimano. Shimano ano to eh, Shimano Malaysia RS 200 and FC RS 200 mga alien. Shimano square taper pa to, 50-30-40 na siya, napapulta naman to mga alien. Yung ano naman na ginamit sa kanya chain is ayan, CH parang Shimano rin to eh. Ayan, parang Shimano rin tong chain niya eh. So correct me if I'm wrong. Maliit masyado, di ko mapasok, malabo mata ko eh. Saka computer to eh. Dito naman tayo sa ilalim, nandito yung kanyang FD, dun dumaan. Siyempre kung FD niya is a Claris, FD niya is Claris din mga alien, maliit lang yung puro niya dito. H-Fleet 1130 yung ginamit sa kanya mga alien. Ayan,
sumano na rin to mga alien, CSHG31B. So bundle pala to. Ito is bundle din to, din dito sa kanyang chain mga alien. Bulo-bulo naman tayo. Yung ginamit sa kanyang hubs is walang magkakalanlan. Ayan, pero alien nito mga alien, yung hubs niya. Kunin natin yung ating magnet. So yung hubs lang kaya natin magnet dito kasi nga baka magasgasan natin. Baka mabahin tayo dito. Ayan, alin naman yung hubs mga alien. Malamang sa malamang ball bearing pa yan or naka-alin yan. Naka-threaded pa yan mga alien. And ito, isa 24. Buntragev din to ang kanyang ano dito. Ayan, buntragev yung rims. Ang ginamit, buntragev affinity. Yan yung rims niya mga alien. And yung gulong na ginamit, isa buntragev R1 700 by 32C. Ayan, may pagka-gravel na rin pala to mga alien. And may reflector din dito. Ito yung 700 by 32C. Napakita ko sa inyo. Yan yung 32C. So kaya po ito ng mga 35. And mayroon din dito ng ano, parang kinabit lang, kinomnilo lang yung ano niya dito. Lagayan ng caliper yata to ng rim brake. Ayan. And mayroon din dito ng lagayan ng kabit sa likod. O bike rack. Ayan, pwede rin dito pala. Dito makakabit yan yun. Ayan. So kung may wala ka mag bike rack, nabihira mo naman ginagamit o ginagawa. Eh, so mayroon pwede dito mga alien. Sa likod! Sa likod naman, tingnan natin. Okay, 160mm rotors. Naka-bolt type siya dito. And naka-true axle na siya mga alien. Wala akong makapasa ilalim. Naka-true axle na to. Ayan, si Domain AL2. Ayan, Domain AL2 is naka 160mm rotors. Naka-gravel yung gulong. Pwede na yan. Ito naman sa unahan is alloy na rin to. Ayan. Ay, carbon! Carbon pala mga alien. Kaya pala ba yung tunog? Ayan, carbon pala siya, OLCB carbon fiber. Ayan, dito 160mm rotors din yung sa unahan niya. Ayan, and true axle na rin siya. Tektro nga pala yung ginamit sa kanya. Ayan, Tektro yung ginamit sa kanya na disc brake. Ito yung 32C sa harap. So kaya pa yan ng 35C. Yung upuan naman niya is alloy na rin to mga alien. And 28.2 yung ano na to. Nasa 28 yung ano na to. 27.2 or 28. Hindi ko mahugot eh. Kailangan natin ng ano dito. Maliit lang ito, manibis lang. Pero alloy nito, dalawang tumnilo niya dito. Yung adyasa ng upuan. And ito yung part na ito, isa bakal. Yung ginamit na gulo, na gulong na ano, isa verse. Verse comp. Ito yung may hingahan ng kwet sa ilalim. Ito yung labasan ng utot. May airflow dito. Dito dadang airflow niya. Yan yung silbi niya. Ayan. And ayan oh. Malambot na rin. Ganito rin yung ginagamit ng Giant eh. Ayan, si over burst comp, yung upuan. Dito naman, ang haba, oh, nasa 80mm to, pero alloy. Alloy na siya, silver yung ano nito, headset. And 31.8mm burst comp din to, mga alien. Shimano Claris, yung kanyang STI dito, mga alien. Ngayon, kuha natin yung timbang nito. So, curious ba kayo kung ano yung timbang nito, mga alien? Comment down below. Hulaan nyo ngayon kung ano yung timbang niya. Feeling ko mag-aalan lang to, carbon yung fork. Okay, kukunin natin yung timbang ni Trek Domain AL2. So tingnan natin ngayon kung magaan siya mga alien. Carbon yung kanyang fork, alloy yung frame. Tingnan natin kung magaan siya in 3, 2, 1, go! Ayan, nakita nga tayo, nakalutang mga alien. Kitang-kita, nakalutang. Ayan. So ayan, may pagka mabigat siya, 10.30 kilo. So feeling ko kaya bumigat siya dahil naka-disc brake siya mga alien. Ayan, kung siguro kung naka-rim brake to, malamang sa malamang nasa 9 lang to, pero since nakano siya isa 10.30 siya. So comment down below para sa inyo, okay na ba yung ganyang timbang para dito mga alien kay Trek Domain AL2. Okay mga alien, so yan yung bike check natin dito kay Trek Domain AL2 disc mga alien. So yung timbang niya is 10.30 kilo. So comment down below para sa inyo is magaan na yun. Siguro talaga sabi ko nagpabigat dito yung disc brake niya. So kung rim brake yan, malamang sa malamang nasa 9 lang yan. So magkano nga ba ito mga alien? Dito kay Kicking Pedal, 65,000 pesos mga alien. Yung 65k na yun, uulitin ko. Negotiable pa yon mga alien, may tawad pa yon. So yung number nila is nasa screen nyo ngayon. Yung Facebook page nila is nandyan sa video description. I-click nyo lang yan kung may mga tanongan kayo. Hindi lang Trek ang meron dito, meron din dito mga Giant na may Rida at kung ano-ano pa mga alien. So yan, dito to mga alien sa Amos Cavite, sa Buhay ng Tubig. So may mga tanong ko kayo, nag-ship din sila mga alien. So kung gusto magpa-ship, isa ko, usapan nyo na sila. Siyempre, yung shipping is pagkakalukoy, gastos nyo na yun mga alien. So ayan, maraming salamat. So be it, I love you. Trek Domain AL2, comment na below para sa inyo. Okay na rin yung gantong nga yun. Specs para sa presya mga alien. Negotiable pa. So yun, like, comment, subscribe. Para update ka lang sa mga pinumunta ko, mga bike shop at mga post ko. Napaka-end na napaka-end. Baganda na paganda. Ito, gold, yun.
Ayan, pang prinsipe ng mga na road bike. So yun mga salamat, I love you, Zobit, Zylinga. Woo!